Okay, game. So, quotient rule na. So, kung hindi nyo pa napapanood yung power rule, product rule, yung mga examples, panoorin nyo muna bago kayo mag-quotient rule. Kasi, baka hindi nyo rin ito maintindihan. So, again, quotient rule, may kakabisaduhin lang din kayo kagaya ng product rule. So, ang kakabisaduhin nyo sa... Ang kinabisado nyo sa quotient rule ito. First, the second, plus second, then the first. Okay? So, kaya ko ganto siya pinakabisado sa inyo para iba-iba. Okay? Kasi sa quotient rule, ganto kakabisaduhin nyo. Low, the high, minus high, the low, all over, low, squared. So, ayan. This is for the product rule. And this is for the chain. It's quotient. Okay, so, kabisaduhin nyo lang yan. First, the second, plus second, the first, product rule. First, the second, plus second, the first. First, the second, plus second, the first. Sa quotient rule, ito. Low, D, high, minus high, D, low, over low, squared. Low, D, high, minus high, D, low, over low, squared. Low, D, high, minus high, D, low, over low, squared. Now, note. Itong product rule, pwede magkabaliktad. Pwedeng second, D, first, plus first, D, second. Kasi plus siya. Quotient rule, bawal na bawal magkabaliktad. Kasi minus. Pagka ang ginawa nyo, high D low, minus low D high, mali na kayo. Kasi, minus siya. Bawal mag-minus. Kapag, bawal baliktad rin na minus sign. Okay? So, game. Para maganda, itatabi ko ulit siya dito. Lilitan ko lang para may kodigo. So, first example na. So, una, alimbawa, ang given sa inyo is d over dx and then 5x plus 2 over 3x plus 1. Ngayon, ito tatandaan yung mabuti. Tandaan yung mabuti, ah. Gagamitin ng quotient rule kapag ka pinag-divide. Okay? Tandaan nyo kanina yung lalagay ko nga rin para hindi kayo nalilito. Kapag ka ang given, ganito. Para makita nyo yung difference. Kapag ka ang given, ganito. Okay? Pinagta-times. Itong unahan, pinagta-times sa pangalawa. Ang gagamitin nyo, product rule. Okay? Kasi may pinagta-times. Kaya nga product rule. Ito, gagamitin yung quotient rule kapag pinag-divide. Kaya nga, quotient rule, di-divide yun. So, okay, gets yun na. Basta automatically, makakita kayo ng gantong symbol, yung over, tapos merong something sa taas, tapos merong something sa baba. Quotient rule lang gagamitin nyo. Okay? So, yung itatok nyo sa utak nyo. Basta may pinag-divide, quotient rule. Okay, so since pinag-divide yan, ito, pinag-divide yan, quotient rule gagamitin natin. So, susundan nyo lang tong mnemonics. Sobrang dali na niya. Okay, game. So, of course, ito yung first. Ito yung high. And then, ito yung low. So, game na. Solve na natin. So, game. Low. Edi, kukopyain lang din. Then, times D high. Ibig sabihin nun, diderive nyo yung high. Yung taas. So, anong derivative ng 5x plus 2? 5. Ganon kadali. Minus high. So, ibig sabihin, kopyahin kayong high. And then, D low. Derivative ng ilalim. Anong derivative ng 3x plus 1? 3. Okay? All over low squared. Ibig sabihin, i-squared ko tong 3x plus 1. Gets? Tapos na yung calculus. All that's left is algebra. Okay. So, isolve natin. Dito na natin lalagay para magkasya. Ita times ko na lang yan. Tsaka ito. Okay, next. 3x times 5 is 15x. Gets? Next. 1 times 5 is 5.
minus quantity. 5x times 3 is 15x. Okay? 2 times 3 is 6. Ngayon, mapapatanong kayo, bakit ko kinulong? Kinulong ko kasi may negative sign. Basta minus ang nasa labas, ikukulong nyo. Okay? Huwag nyo basta isulat. Lagyan nyo lagi ng parenthesis. Gets? Ngayon, since lagyan nyo na ng parenthesis, i-distribute nyo tong negative sign na to. Okay? So, si positive 15 magiging negative 15. Si positive 6 magiging negative 6. So, dinistribute. Okay na. Then, ang pinakang ilalim, 3x plus 1 is squared. So, ibig sabihin, squared ko yun. Anong 3x plus 1 is squared? 9x squared plus 6x plus 1. So, kung nahihirapan kayo dyan, ibig sabihin nun, review shortcuts. Square the first term plus twice the product of the first and last term plus square the last term. O kaya, use FOIL method. So, ayan. And then, all that's left is combining like terms sa taas. Ito ah, 15x minus 15x, 0 na. Gets? Positive 5 minus 6, edi negative 1. So, ang final answer natin is negative 1 all over 9x squared plus 6x plus 1. Tapos. So, yun lang. Ganun lang kadali. Tandaan nyo lang to. Low D high minus high D low over low squared. So, i-apply nyo lang niyan dahan-dahan. Then, use algebra. Ayun ah. Tapos na. So, ganun lang yung kadali. Madali lang ang quotient rule. Basta kabisado nyo itong mnemonics. So, sa susunod na video, examples ulit. So, game na. Yun lang. Salamat.